Magandang umaga mga kabarkada. Ang ruta natin ngayon ay papunta ng Pantalan ng Bungalon. Kung galing kayo ng Naga City, isang oras ang inyong tatahakin papunta ng Sangay. At galing naman ng Sangay, 15 to 20 minutes hanggang Bungalon. Nandito kami ngayon sa stopover sa isang tinapayan para bumili ng tinapay. Dito yung kandisal, baon namin sa pamingiwet. Good morning mga kabarkada. On the way na tayo ngayon sa Bungalon Port. Napakaganda ng tanawin. Kung makikita nyo, napakahabang kalsada na tila bang ahas, malaking ahas na nakapulupot sa paanan ng bundok. Napakalamig at sariwa ng hangin. Ilang minuto na lang mga kabarkada, matatahak na rin natin ang Bungalon Port. Malilibang ka sa napakagandang mga tanawin. Ayan na nga tayo, nandito na tayo finally. So nandito ulit pala tayo ngayon sa Bungalon. So kasama ko ulit si Big Bro na Noel. So kung makikita nyo, medyo umuulan ng konti, pero sabi ng iba ng mga veterano sa panghuli ng isda, kung medyo makulimlim daw at umuulan, high tide, malaking posibilidad daw na maganda yung huli. So samahan nyo kami ngayon, tingnan natin kung anong mahuli natin. Yes guys, number 2. Yung kiss mga guys, maling kissan mga guys. Sayang naman. So kailangan natin siyang i-release kasi lalaki pa siya. Hindi natin siya mapapakinabangan ng maayos. So see you next time when you're big. Little lapu-lapu. Yan. See you next time. So masasabi ko lang sa lahat ng mga mahihilig din mag-fishing, pag mga ganun na sitwasyon, kailangan natin silang pakawalan kasi antayin natin silang lumaki para mas masarap silang kainin at mas mabusog tayo kaysa naman basta lang natin uhulin at sayang naman, di ba? Isang mag-anak ng mangingisda ang aming nakita habang kami ay visiting mangisda. Hopefully, makahuli din sila ng madami gamit ang kanilang malaking lambat. Look at this. This is so nice. And first time nakahuli kami ng danggit dito sa Bungalon Port, and this is amazing experience. So makahuli tayo sa sunod, pre. So
sari-saring kulay ng mga bangka. Talaga namang nakakaliw. Sa pagdaan ng madaming taon, madami na ring bagyo ang tinahak ng pantalang ito. Ingat lang, tol! Wala! Guys! Guys, this is an angel fish. So, maliit man yung ating huli, pero at least hindi tayo na zero. Kung sa iba, ang pantalang ito ay nakakatakot kasi ito ay abandonado na sa tagal ng panahon. Pero kung iyong titingnan sa malayo, talaga namang nakakamangha ang mga tanawin. Madami ring mga biyaherong pumupunta dito at sila ay talagang satisfied. Kasi talagang hindi matatawaran ang linaw ng tubig at preskong hangin. At ang mga tanawin sa paligid ay talaga namang nakaka-relax. Kabarkada, ito na pala yung mga nahuli nating mga isda. So, simple lang ang ating gagawin. Isa-isa muna nating linisin yung mga isda at bubudburan natin ng konting asin kasi fresh naman siya. So, walang masyadong mga dramang mga ingredients. Simpleng prito lang mga kabarkada. Mamaya-maya mga kabarkada, partner nito, simpleng toyo lang. Kalamansi, iniwang mga sibuyas, yun lang. Atin, prinito lang natin siya dahil sariwa naman nilagyan lang natin ng asin at prinito nang hindi masyado kasi sariwa naman siya. Nagloko rin pala ako ng laing at saka nag-prepare ako para sa usawan ng toyo, kalamansi at sili. So nasa Bicol tayo, nandyan yung binataan, nandyan yung sili. So tara, subukan na natin. Ang sarap. Pasensya na mga kabarkada. Ang utol ko, this is a mag-video sa susunod gagawin natin. Sasalo kaming kakain sa mga. So, salamat sa panonood.